Guys, ikot muna tayo guys. So, nandito tayo sa Philippine Army headquarters sa my Fort Bonifacio. Alright, so ikot muna tayo guys. Pa-present natin sa inyo na nandito tayo sa my Philippine Army. Sa my Fort Bonifacio guys. Alright. Ayan, ayan ang libingan ng mga bayani guys, oh. Ayan, libingan ng mga bayani. May sundalo dyan nakapark, nakabantay. Alright, so, no parking and the pets allowed, no jogging and practice driving. Nandun, lumabas yung sundalo guys. Nandun yung military police na naka-assign. So, ikot lang tayo. Okay, so yan ang libingan ng mga bayani guys ha. Alam nyo, ang libingan ng mga bayani ay very respectful place. Dahil nga yan ay himlayan ng ating mga bayani ng bayan na nag-sakripisyo ng buwis ng kanilang buhay para sa ating bayan. Ayan, una-una na dyan ng ating mga bayani. Diba? Ang mga nagsilbi sa ating bansa, tulad na rin ng mga leader, no? Ayan, at the same time, mga sundalo, mga guys. Dyan sila, nakahimlay. Dahil ang igagawad natin dapat sa kanila ay karapat-dapat. Dahil sila ay isinalang-alang ang kanilang buhay para sa kapakanan ng ating katahimikan ng ating bansa. So, saludo sa inyong mga kawal ng bansang Pilipinas at lalong-lalo na yung mga ngayon, no? Ngayon yung mga ating mga kapulisan, kasundalohan na nagbabantay ng katahimikan ng ating bansa. Saludo sa inyong lahat. Alright, so pupunta na tayo mga guys sa may Forbes Park. So early in the morning travel, how are you today? Noah's family of Barangay Binubuhan in Yellow Bell, Barangay Binubuhan, Bago City, Negros Occidental. Kaibigan din ako dyan sa Noah's family. Shout out to all of you. Ayan sa iyong dalawang anak. Nakalimutan ko yung pangalan ng dalawang mga anak kaya. Si, sasambit natin. Lenny Legatam Noah's. Ayan, shout out to you at sa iyong dalawang anak. At siyempre sa iyong asawa. No? Shout out. Shout out Noah's family. Alright. Anyway mga guys, Bayani Road ito. Tinawag siyang Bayani Road. Dahil in after the name of libingan ng mga bayani. Alright. So on board tayo ngayon sa Toyota Toyota Innova. Mga guys, dito sa may Bayani Road, minsan may mga nagja-jogging dito early in the morning. Okay, be careful ha. Mga sundalo yan, ang mga nagja-jogging dyan. So, early in the morning yan sila nagja-jogging. Tapos, siyempre, working hours is 8 o kaya 10 in the morning. Ayan, so preparation yan. Kaya, mga nagja-jogging dito guys, usually yan. Sundalo. Oh, Namria. Ibig sabihin ng Namria, ha? Sabihin na ng Maria ay National Mapping and Resource Information Authority. Naunahan tayo ng ito guys, Loton Avenue na ito. Kampo pa rin yan ng sundalo guys. Mahaba kasi yan eh. O tulad ng aking inuulit-ulit guys ha, sa aking mga palabas. Inuulit-ulit kahit ang Fort Bonifacio mga guys. Kahit yung bagong tinatayo na
building ng Senate of the Philippines ay kampo pa rin yan ng sundalo, guys. Canal Mall, Venice Canal Mall. Oh, dito sa may Market, Bonifacio Global City, Bonifacio High Street, Uptown Bonifacio, sundalo, kampo ng sundalo yan, guys, ha? Kampo ng sundalo. And just to put on the record, ha? Naibenta lang yan sa private companies, ha? Mga private individuals, dahil nga sa lawak ng kampo ay siyempre sayang nga naman. So, para mapakinabangan, is well developed siya at the same time, no? High-end place. The most safest, no? The most safe, oh. So, how do you pronounce the safest place? Well, it depends unto you how you pronounce. All right, anyway. Oh, Sir Kylie Simons, my friends there in Canada. Ayan, Nova Scotia, Canada, Sir Kylie Simons. How are you? And be safe always and take care of where place, where you're going, and be safe always. And best regards to your family, Sir Kylie Simons. And my friends also in Australia, Kid Tambay na Marino. And the rest of my friends here in the Philippines and the rest in the country of India, shout out everyone like Shana Sano sa Faas Kitchen Vlog. Lord Krishna Victory Jyotsna. Kakaan na tayo dito. Papasok na tayo dito sa may American Cemetery. Maraming nagpapahinga dyan ang ating mga kababayan na motorcycle riders tulad na lang ng Joyride, Angkas Rider. Papahinga sila dyan dahil minsan nag-overtime pa sila hanggang madaling araw nag-drive. So ngayon papahinga at magpapahinga lang sila. O sa mga ano dyan, ha? Sa mga magulang, ha? Mga bata at ang inyong mga magulang ay motorcycle riders tulad ng Angkas, tulad ng Joyride, habal-habal, ha? O kaya ay courier ng mga food courier, ha? Tulad na lang, for example, Food Panda, Grab Food, o marami pa dyan, ha? JNT Express or the rest, basta motorcycle riders, ha? Alagaan nyo ang inyong magulang, ha? Ang inyong ama, alagaan niya. Eh, ang American Cemetery, dahil sila ay, alam niyo ba, anong oras na yung sila nagbibiyahe, nauulanan, nainitan, natutuyuan ang kanilang damit, pawis. Nagtatrabaho sila para maibigay ang marangya. Malaki man ang kanilang kita. O, totoo yan, malaking kita. Marangya. Nagsisipag sila para sa inyo. Mga bata, tiyan, ha? Panawagang kayo may nanonood, napadalaw mo kayo sa aking channel. Mga bata dyan, ang inyong ama ay motorcycle riders, courier ng mga food at nag-deliver o kayo ay namamasada ng mga pasahero, motor. Nagpupuyat dyan sila, nagdodobli kayo dyan sila para sa inyo. Mga Grab driver, mga taxi driver, ha? Hindi nyo alam ang dinadanas ng mga private car na yan, ng mga public utility vehicle na yan, tulad ng Grab. Ilang oras yan ng Grab driver, ilang oras na mamasada yan para kumita? 15 hours. Ang taxi driver, 24 hours yan, nagkakayod para kumita. Kaya mga anak ng driver, ha? Anak ng taxi driver, anak ng Grab driver, o public utility vehicle na UV Express, alagaan yung inyong magulang dahil ang dinadanas nila sa kalye. Sobrang hirap, nagsasakripisyo sila para sa inyong lahat. Para matususan ang inyong mga pangangailangan sa bahay. Baka naghihingi kayo ng pambaon, 300, 500. Tapos hindi nyo alam kung paano niya kikitain yan, ha? Mga anak ng Grab driver at taxi driver. Naghihirap yan sila kahit siya pa mismo ang may-ari ng sasakyan na nag-grab, pinanggagrab car niya, pero kailangan niyang kumayod.
para kumita, kasi mahirap kumita sa Grab car. Lalo-lalo yung taxi, 24 hours yan kumakayod. Kahit na antok na yun siya sa pagmamaneho, kailangan niya pa rin kumita at para magkaroon siya pambayad ng boundary. Alright, so inaano ko lang kayo, yan BGC na yan, oh. Sinisigway ko lang kayo, pag dumiretso tayo, EDSA, so McKinley Road na ito, Bonifacio Global City. Alright, so thank you for watching guys, so pasok na tayo sa may, dyan, sa may Forbes Park, okay? So, pagkalampas natin dyan ang guhit na yan, yan si, ano ba to? 5th Street, ayan, McKinley, tapos paglampas natin yan sa 5th Street ay Makati City na yan kagad, Forbes Park na yan kagad mga guys, ng McKinley Road. Alright, so the rest of the part na nandito pa tayo sa lokasyon ngayon ay nasa Taguig pa tayo. Okay? Pasukin na natin yan dyan. Well, malaki din ang Makati City, malaki din ang Taguig City. So, kanya-kanya silang bakod ng kanilang boundary. Mostly mga guys, mga last part ng mga syudad, mga boundary nila, doon sila nagkakahati-hatian. Pagandahan niya ng boundary. No, pero kung ibig sabihin walang commercial, walang tinapabayaan na lang yan ng mga local government kasi wala naman sila pagkakakitaan eh. Pero kapag ito tulad nito ang Makati at Taguig, highly urbanized and grabe ang value ng dito guys. So talagang kailangan inalagaan talaga nila yan yung bawat boundary nila kasi nga ang income kita. So, papasokin na natin to guys, ang Forbes Park. Tamarind guys, Tamarind Gate, merong Flame Tree, merong Nara, merong Banyan. O maraming gate yan guys ah. Manila Polo Club nandito rin. Ayan, McKinley Road ang ating binabaybay. Tingnan natin kung wala dito sa Flame Tree, edi punta tayo sa may Nara, sa main road. Diba? Pero susubukan muna natin ang ating tatahakin, dadaanan na gate. Ayun. Manila Polo pala yan, yung pinasukan ng sasakyan. Manila Polo yan. After Manila Polo, Flame Tree na yan. Subukan natin. Sarado pa rin. Ayan, sarado. Doon tayo sa kabila. Kabila na naman tayo. Ito. Ayan, dito na tayo sa may Palm. Palm Avenue na tayo, guys. Kasi sarado dun eh. Sarado yung ilang gate ng dinaanan natin, dalawa. Tamarind tsaka Tamarind guys ha, yung Tamarind na Sampaloc yun. Tamarind Road, Tamarind Street. Tapos yung Flame Tree, sarado rin. O dito na tayo, Pam, ito ngayon mga guys. Papasok tayo dyan sa may Nara Gate. Itong pinaka main guys ng Nara Gate. Main gate. Papasok na ako guys, tignan nyo, Nara. Ayan, Nara. Pinalampas ko lang yung gate. Pinalampas ko lang yung security. Ito security guard din ito, ito. After na ito na call duty siguro. O driver din sa loob dito. Sa loob ng Forbes Park. Ayan. Ganda ng motor niya, no? Raider 150. Oh, ito mga guys, binabaybay ko ito yung Nara. Nara.
Yung presidente nga ng Pilipinas, hindi nga dyan dumudouble party. Ayan na guys, tinataha ko ngayon ang Nara Road to guys, nasa loob na tayo ng Forbes Park. Forbes Park Association, Makati City, Philippines. Ayan, kapag ikaw ay nasa main road, tapos halos magkasabayan lang kayo ng nag-i-intersect. O yung tatawid mo guys. Ikaw ang priority pagka nasa main road ka. Tsaka bawal dito guys, kunyari mag-i-U-turn ka. Ayan o, mayroong line na straight line. Straight solid line. Bawal ka dyan mag ganito kahigpit dito. Tsaka may nakalagay talaga dyan o 40 kilometers per hour. Ayan. Dadaanan natin ang guys, dadaanan natin ang leader ng bansang Pilipinas, ha? Sino ngayon nakaupo? July 21 na ngayon. Ha? July 21, 2022. Pakita ko sa inyo ang Nara Avenue number 41. Leader ng bansang Pilipinas. O, 38. Na siya na. Saan ang leader ng bansang Pilipinas? Saan ang number? Ito din na natin. Sabi natin. Number 41 yun eh. Number 41. Bakit wala? Ito. A 44. Ambassador Residence, the Sultan of Oman. Ah, Oman yan. Number 44. Asa number 41? Napin natin ang 41. 37. Ito. 46 eh. Makita number 41. Baka tinago nila yung number kasi nga. Ito naman, 46. Tinago nila yung 41 para hindi makita. Kasi ano yun eh, yun nga leader ng bansa yan. Oman pala, nandito pala, no? Sinabi ko naman sa inyo mga guys. Ambassador of Oman. Dito. 43, ah hindi pala pare-pareho. Ito, maganda rin ito. Maganda rin yung bahay. Palabas ka, Paps. Ito, dire-diretso mo lang to. Nara to eh. Dire-diretso lang. Tumbok. Oh, ito, basta Nara lang. Nara, baybayin mo. Diretso mo lang gate na yan. Naligaw nila. Ligaw na ang joyrider. Joyrider, rider. Pati siya siguro ng pasayero niya. Kahit, kasi mag-waste siya kasi, i-waste kasi ni rider. Hindi siya makakalabas kasi yung ibang gate, sarado. So i-waste siya, ibibigay siya ng ano, malapit na kalsada, na malapit na daanan, kaso sarado nga. Kaya mahirapan talaga siya. Alright mga guys, maraming salamat sa inyong panonood.